What we do here is go back. So what's up guys? It's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So welcome back to Monching's Aqua World. So yan guys, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi pumunta tayo ng General Santos City. So ayan guys, update ko lang kayo sa mga alaga natin dito sa barracks para alam nyo naman kung ano yung mga alaga na nandito ngayon. So tara mga ka-keepers, samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga keepers, dito sa harap natin, itong sa mga beta rack natin mga keepers, meron tayong mga ano to, mga breeder size na beta fish. So pang breed na lang to guys, kinikip ko sila dito, hindi ko sila binibenta kasi gagamitin natin yung materials. So mamaya mga keepers, meron tayong materials na parating na ibibreed natin sa susunod na vlog natin guys. So ito yung ginugroom natin na beta fish mga keepers. Galing sa isang kaibigan natin guys, isang half moon, ayan, na super red. So yun yung ginagroom natin. Tapos meron tayong ginagroom dito na blackhead na, ito, steel blue blackhead, ito. Ayan. Ayan mga keepers, yan yung ginagroom natin na betta fish, steel blue na blackhead. Tapos naman mga keepers, ito yung kalalagay ko lang kagabi guys, galing sa ano, sa plastic bottle. Ayan. So ito yung isa sa mga na-breed natin na betta fish na super red. So ito na siya ngayon kalaki. Ayan o. Alagang tubifex worm niya mga keepers, kaya mabilis lumaki. Nasa ano siya guys? Nasa dalawang buwan. Sobrang dalawang buwan. Ayan. So mabilis lumaki kasi tubifex worm yung pinapakain natin mga keepers. So ayan guys, ang ating mga materials na gagamitin dahil mag-i-indoor breeding naman tayo mga keepers, sa loob tayo ng bahay mag-breed. Tignan natin kung maraming mag-success kasi meron tayong parating na tatlong pair ng betta fish. So, shoutout kay John Michael Hernandez na nagbigay sa atin ng materials, isang blackhead na HMPK, isang multicolor na HMPK at isang grizzled na pair. Ayan. So ito yung mga gagamitin din nating materials. Tapos guys, ito yung mga goldfish natin dito. Ayan. Mga alaga nating goldfish. So hindi ko sila binabenta mga keepers. For keep lang ito sila. Kasi matatagal na ito sa akin, mga sobra na isang taon. Ayan. Ito yung aking breed na goldfish. Ayan. Mga orandas. Yes. Yung mga breed natin. So, meron ako ipapakita sa inyo guys kasi bagong water change lang tayo. So, ito yung ginagamit natin, yung green na ano, ihi ni Shrek. Ginagamit natin to para pang-condition ng isang betta fish. Kasama ng talisay extract ito. Guys. So, bagong palit lang yan. Nilalagyan ko ng ganito mga keepers. So, nagko-color green yung tubig nila. Ayan. So, maganda siya pang ano, depensa sa sakit. Pang groom ng beta. Ayan. So hinahanda ko na naman sila guys for ano, para sa ano guys, para sa breeding. Mag-breed na naman tayo mga betta fish. Ayan. So, mga keepers, nagkulay green na yung tubig. So sa mga nakikita nyo sa mga ka-keepers natin na beta keeper or yung mga breeder, meron kayong makita na ganito guys, color green yung tubig nila. Ito yung nilalagay nila.
So yan. So meron tayong mga fry dito ng ayan oh, sobrang daming fry. Fry ng ano to, guys, ng gapi natin na yung blue, ang tawag nito. Blue metallic, ayan. Yan yung fry nila. So ililipat natin mamaya dito sa stock water natin na tank. So mamaya nilagyan ko na kanina ng ano, methylene blue at iba pang asin. Yan, nilagyan ko rin ng asin. So ito yung ating mga fry din ng guppies. So marami tayong guppies ngayon, mga keepers. Yan o, mga breed natin yan. Nagsimula siya sa 1 pair na binigay ni Jigs. So shoutout kay Jigs, maraming salamat sa 1 pair ng ano, ng guppies, at pinarami na natin ngayon. So ito na lang, guys, yung natitira sa ating mga na breed. So ang gagawin natin dito, mga keepers, i-jajar na rin natin natitira dito. Siguro maabot pa to ng mga 8 or 10. Yan, guys. Ito yung fry natin ng Super Red HMPK. Ano, may fry. Ayan, fry yan. Ayan pa. Ayan. Fry ng Super Red natin na HMPK. So, less tayo sa ano ngayon, guys, dap niya. Mayroon pumanap ng dap niya dito sa lugar namin ngayon. Hindi kagaya nung nakaraang taon, sobrang dami. Pero ngayon, mga keepers, less na lang yung dap niya na nahanap namin, guys. So, ayan yung aking mga update sa barracks, mga keepers. So, mamaya ilipat natin yung ating guppies dito. So, mapapakain lang tayo ng mga betta fish. And mga keepers, tubifex worm, diet ng ating ano, diet ng ating mga betta fish dito sa bahay. Yan. Tubifex worm ang pinapakain natin sa kanila. So, mas mabilis lumaki, guys, kapag live foods, gaya ng tubifex worm. Pero kung nag-groom kayo ng betta, mga keepers, mas maganda talaga ang kitikiti kaya sa tubifex worm. Kasi sa tubifex worm, lumalaki yung katawan nila, so pero naiiwan yung mga fins. So, kapag di naman kayo nag-groom ng betta, pwede siyang tubifex worm. Pero kung nag-groom kayo, mas maganda kitikiti para hindi siya agad lumaki yung katawan ng betta fish natin at di maiwan sa finning. Ayan. Yan. Ayo. Yan, gusto nila ang tubifex worm. Yan. Yan yung diet ng ating mga betta fish, mga keepers. Yan, guys. So, mga keepers, sa mga gustong umorder ng Talisa extract para sa pag-groom ng betta kasama ng green na ano, guys, na green water natin or yung ni Shrek, ito yung sinasama natin sa tubig. So, ayan, available siya sa Shopee natin, mga keepers. Paki-check na lang yung link sa description at comment section ng video na to, guys. So, ganito lang maglagay nito. So, buhos mo lang siya, mga keepers. Ayan, magkulay lang yung tubig niya. So, murang-mura lang to, guys, sa 250 ml. Meron din tayong available na 1 liter, 250 ml. Ayan, available sa Shopee natin yan. So, ito nilalagay natin sa mga betta fish natin para maganda yung pag-groom nila at healthy, mga keepers. Hindi lang sa pag-groom, pagiging healthy nila. So, maganda sila kapag breeding. Ayan, Talisa extract, munchings Talisa extract. So, magandang ratings ito sa Shopee, mga keepers, kasi sariling gawa natin to, guys. Wala siyang expiration, so kahit na ilang years, basta hindi lang siya mainitan, so pwedeng gamitin. Then, hindi siya madumi sa tubig, mga keepers. Maganda siya sa tubig natin kasi wala siyang oil na film na kapag sa talisay na dahon, lumalabas at yung mga residue ng dahon ng talisay. So, nasala na siya ng mabuti, pero ganun pa rin, mga keepers, talisay pa rin yung laman nito.
So inaluan lang natin ng mga ibang sangkap na vitamins para sa ating betta fish. So ano na siya guys, all in one sa isang ganito. So pabenta natin sa Shopee, paki-check na lang sa Shopee natin mga keepers. Ayan sa screen ang ating Shopee, baka maligaw kayo dyan. So check nyo lang, may 1 liter at 250 ml. So gusto nyo 1 liter, meron din para mas makatipid kayo guys. Nasa 150 pesos yung 1 liter natin. Ito nasa 60 to 70 pesos ata. So ayan. So ayan mga keepers, maraming salamat guys. Yan yung mga alaga natin ngayon. So abang-abang lang kayo mga keepers kapag nakapag-breed tayo ng madami. Marami tayong marirelease sa inyong lahat na gustong bumili. So abang lang kayo sa mga vlog natin mga keepers. Subscribe lang sa channel natin. Then huwag nyong kalimutan mag-comment guys kung gusto nyo ma-shoutout, kasi nagpapa-shoutout tayo sa last ng sa huli ng part ng video na to. So comment lang kayo, then like, share and subscribe. So huwag nyong kalimutan mag-like mga keepers at mag-comment. So maraming salamat mga keepers. Fish out. Bye-bye guys.